nandito sa loob ng shopping center. So safe na po ang perimeter, safe ng area. So naka-lockdown na tayo dito sa buong mall. At yung area na lang kung nasaan sila ngayon ang talagang merong tao. Kanina, nung pagpasok niya kasi sa mall, meron na siyang binaril na isang empleyado dito sa shopping center. Yung binaril niya ay under stable condition naman, nandito na sa Cardinal Santos Medical Center. At ngayon, nandun sila lahat sa loob sa admin office. Isa lang yun, sir, yung nasugatan. Isa. Sir, yung hostage-taking incident ay nasa loob mismo ng opisina po ng management? Yes, nasa admin office ng shopping center. Anong armas po niya ngayon, Mayor? Anong armas na dala ho niya? Ang confirm na dala niya ay pistol. No? Meron siyang pistol, pero kanina pa niyang sinisigaw na meron daw siyang granada, pero wala naman tayong way to confirm that at this point. No? One thing's for sure, meron siyang dalang barrel sapagkat meron na siyang binaril kanina. Sino ho, Mayor? Bakit siya natanggal sa trabaho? Hindi rin malinaw. No? Iniimbestigahan na natin kung bakit nga siya tinanggal. Ngunit base sa kanyang mga salaysay, masama ang kanyang loob sapagkat tinanggal nga siya. Kung anong dahilan, di pa natin masabi demand, sa ngayon. Demand, sir? Any demand? Ang demand niya ngayon, makaharap na ang kanyang mga kasamahan dito ng mga security guard doon. He's demanding for a video call. Siguro, meron siyang gustong sabihin sa mga kapwa niya gwardiya na gusto niyang malaman ng karamihan. No? Hindi natin masabi sa ngayon. Ayoko rin hulaan ko anong gusto na sabihin. Ano yung record na meron tayo sa security guard na to? Ba't niya ito nagawa? Ano yung record na... Ayun, pinupull up ngayon. Pinupull out pa ngayon lahat ng data ng gwardiyang ito. Ano siya? Awol siya, no? Absence without leave. Medyo ilang linggo na rin hindi pumapasok sabagat nga nag-awol siya. No? So mukhang meron issue siguro ito patungkol sa kanyang trabaho bilang gwardiya. At tinitingnan pa natin. No? So, yan muna ang kaya kong sabihin ngayon. Babalik muna ako sa taas. Pero... Mayor, sino po yung tumatayong negosyador ngayon, Mayor? Sino? Okay, meron na tayong isang chief negotiator, membro ng ating kapulisan. So, siya ang may experience na maging negotiator. No? Nandun na siya sa loob. Siya ngayon ang nakikipag-usap dun sa hostage taker natin. Mayroon lang na assurance lang para dun sa safety ng mga... Plus minus 30, no? Hindi natin mako-confirm. No? Unconfirmed. No? Nabase natin yung bilang ng hostage sa laki ng opisina. Sabagat yung opisina ng admin nila ay ang kaya siguro na empleyadong makapasok ay between 30 to 40 people. Kamusta po sa inyo mga hostage? Safe naman sila. Meron tayong konting communication. Pero yun lang pwede ko sabihin sa ngayon. Paano pong ginagamit na komunikasyon dun sa hostage taker sa kayong negosyador, Mayor? Nakakausap dun sa pamamagitan ng ibang tao sa loob. Kaya pangalan ng hostage taker? Ay, nako, I cannot disclose. I'm sorry, I cannot disclose the... Wala naman kaming information na nakuha pa. One thing that I can categorically tell you is that he is a former security guard of the Greenhills Shopping Center. Hindi ba inahanap yung pamilya na siya? I cannot disclose that information. Sorry. Wala nang damage sa inyong limit natin. Yung kanyang kaanak, asawa o mga anak? Sa ngayon, hindi muna tayo pwede magbigay ng any tactical information. No? Ayaw natin makompromiso yung ginagawa natin sa loob. Ngunit gusto ko kayong harapin para at least initially, no? Alam nyo na anong tamang information. Sabagat iba-iba yung information na lumalabas. No? Ito ang tamang information na aking binanggit ngayon. At sinisikap namin gawin ng lahat na matapos itong problema ito ng tahimik at walang masasaktan. Wala pong ultimatum, Mayor? Yes, confirmed. Meron tayong isang nabarel kanina. He's in stable condition. He's okay. Sir, lahat ng demands kanina, imimit niyo, sir, yung binanggit kanina? Ongoing pa yung negotiation, so I don't want to tackle on that. Pero meron tayong chief negotiator na nag-handle yan. Pinaandar ko na rin yung incident command system natin. So, all key officials of the city are present. I'm on top of the situation from inside along with our chief of police. Kasama rin natin ang district director ng EPD, si General Johnson Almasan, at ang pinaka-head ng NCRPO na si General Debold Sinas. So, magkakasama kami sa taas. And we have set up the incident command system already. Sir, masasabi niyo ba ngayon, gano'ng ka-harmful ito? Well, he's armed. One thing's for sure, may barrel siya.
sinisigaw niya may granada siya, pero wala tayong paraan na ma-confirm yan. Ano? Pero meron na siyang nabaril. Kaya nakikita natin kung paano siya mag-isip sapagkat meron na siyang binaril kanina. Yung ultimatum, Mayor, ay hindi mo na pinag-uusapan ngayon? Yung pagbibigay ng ultimatum? Wala muna sa ngayon. No? Meron siyang mga demands na inihingi. No? Talagang didesisyon na ng incident command system group yan. Doon sa mga hostage, Mayor, ilan po yung babae, ilan yung lalaki doon? Hindi natin masabi sa ngayon. Pero may mga lalaki po? Mixed. Wala, yun lang sa ngayon eh. Kaya parang ang sa tingin ko rito, siguro talagang patungkol sa kanyang trabaho, no? Mukhang meron siyang issue sa kanyang trabaho bilang security guard dito sa shopping center. At yun ang aaralan natin mabuti ngayon, kung ano yung background niya, kung ano yung dahilan na bakit siya natanggal, no? Dito natin makikita kung ano yung mapasok sa isip niya ngayon. Wala naman akong information kung nag-iiyakan, but ang information na nakuha ko is nag-request na rin ng pagkain at tubig. So siguro nag-ano na rin. Tansya ko, nagka-calm down na rin sila. Yes, nandiyan na lahat. Well, stay away from the Greenhills Shopping Center. Kung pwede, huwag na kayong pumunta rito. Nakita ko kanina, in-evacuate na naman lahat ng mga nandito no, sa mall. Dapat huwag na kayong pumunta rito. We will do our very best to settle this issue peacefully to make sure na walang masaktan. No. We will exert all effort to ensure that no one will get hurt in this situation. At umasa naman kayo na gagawin namin ng lahat para ma-resolve ito ng maayos at tahimik. Mostly mga nagtatrabaho dito sa shopping center sapagkat admin office ito eh. So ang may access lang dito yung mga nagtatrabaho sa mall management mismo. I don't have any information. Yung negotiator ba nakaka-direkto sa suspect? Nakakausap niya. Yes, nakakausap. Nakakausap niya. Please stay away from the Greenhills Shopping Center, no. Wag na tayong magusyoso, wag na tayong manood, no. Inaayos namin 'to ng sa abot namin makakaya upang ma-resolve ito ng tahimik at mapayapa. We're in a safe distance from them naman. Yung admin office naman ay nasa loob mismo ng mall, no. Hindi naman siya dito kung saan na punasan tayo ngayon. Ayun, hindi natin maano ba? Wala. Siguro talagang napuslit na papasok ng ano. Hindi siguro na monitor ng mga gwardiya kaya nakapagpasok ng baril. Ayun, around 10 a.m. Pumasok nga siya dito sa mall. At agad-agad meron nga siyang pinutukan na isang empleyado rin. Tapos, nang hostage siya dito sa admin office. And since then, nandun sila lahat sa loob ng admin office. And nung dumating kami lahat dito, nagsimula na yung negotiations. Ang gusto natin talaga, patapos ito ng mapayapa na wala nang masasaktan. There's no way really to find out, no? But we're basing it on his actions. Well, meron siyang binaril kanina, kaya makikita mo may hostility talaga. No? But it's been a few hours already since this started. Let's see how this will all boil down to. Basta empleyado ng shopping center. I cannot confirm or give any information yet kung sino yung nabaril kanina. Well, yun nga. Mukhang may sama ng loob sa nangyari sa kanya. No? Meron siyang issues patungkol sa siguro sa agency niya o sa mall management. Di natin masabi. Pero meron siyang mga sama ng loob na gusto niyang ilabas, no, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang mga dating kasamahan na gwardiya.
Okay, so right now we are here at the Greenhills Shopping. Home to millions of species. A home worth saving. Global Ideas tells stories of creative people and innovative projects around the world. Ideas that protect the climate, boost green energy solutions, and reforestation. Using interactive content to inspire people to take action. Global Ideas, the environment series of Global 3000.